Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pigsa. Dahil tag-init na ngayon guys, so ito yung mga panahon na tumutubo ang pigsa. And kahit sino guys ay pwedeng magkaroon ng pigsa. So, i-share ko sa inyo guys kung ano yung dapat natin gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng pigsa. And halimbawa naman nagkaroon na ng pigsa, ano yung dapat nating gawin pag nagkaroon, ano dapat nating igamot kapag meron tayong pigsa, and kailan tayo naman dapat magpa-doktor pag meron tayong pigsa. So itong i-share ko na sa inyo, guys, is based ito sa aking experience kasi nagkaroon ako ng pigsa. I-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Una guys, ang pigsa. Ano ba itsura ng pigsa? Ang pigsa guys, una muna guys, butol siya. Butol na habang tumatagal is nagkakaroon ng red sa paligid ng butol na yon. And then hanggang tumatagal din is tumitigas siya. And kapag hinawakan mo, medyo mainit. And then magkakanana siya sa loob. Yun na yung pigsa talaga siya. So yun yung pigsa kasi medyo nagkaroon ako mainit siya pag hinawakan mo siya and may nana siya sa loob. So yun ang pigsa. Saan ba natin nakukuha ang pigsa? Bakit tayo nagkakaroon ng pigsa? Kailangan guys, nagkakaroon tayo guys ng pigsa dahil kapag madumi ang paligid. Nagiging costly niya kasi nga bacteria yon guys na nanahan sa ating skin. So, kapag madumi ang paligid, pwede tayong magkaroon ng pigsa. And kailangan guys, at kapag ang kamay natin ay madumi din, so kailangan guys is para makaiwas sa pigsa ay kailangan malinis ang kapaligiran, maghugas lagi ng kamay, and laging maligo araw-araw. And syempre gumamit ng tamang sabon, kumbaga antibacterial soap yung gamitin para makaiwas tayo sa pigsa. Yan ang mga dapat nating gawin para makaiwas tayo. And makakaiwas din tayo guys sa pigsa kasi ang pigsa guys tumutubo yan sa pisngi, sa leeg, sa kilikili, sa binti, sa braso, sa puwit, kahit saang parte ng katawan ay pwedeng tumubo ang pigsa. So, ang pigsa din guys is nagiging cause din kasi yan. Halimbawa, nag-ahit ka ng iyong kilikili o sa binti mo, nag-ahit ka. O kung saang parte ka man ng katawan nag-ahit and nasugatan yung skin mo, pwede rin mag-cause yun kasi papasok dun yung bacteria. Pag nag-ahit ka tapos nasugatan yung skin mo, pwede rin maging caution ng pigsa. So, kailangan careful sa pag-ahit and gumamit ng bagong pang-ahit and hindi siya mapurol dapat para hindi masugatan yung ating skin. And gumamit tayo ng, di ba mayroong ginagamit na parang foam para madulas pag nag-ahit tayo madulas, or gumamit ng sabon para pag inahit mo yung skin mo or inahit mo yung parte ng katawan mo kung saan man yung aahitin mo is madulas siya para hindi siya magkasugat. And ano pa ba? Paano naman guys pag nagkaroon na tayo ng pigsa, anong dapat natin gawin? So sa una pa lang guys, pag nagkaroon na tayo ng pigsa, ang dapat natin gawin is i-hot compress. Hot compress lang lagi natin siya kasi tutulungan natin siya. Yung hot compress na ginagawa natin, pag hot compress na yon is nakakatulong yun para pahinugin natin yung ating pigsa. Kasi guys, and never ever guys na gawin na kapag may pigsa is pipisain mo siya. Huwag na huwag yung pipisain yun guys dahil hindi maganda yun kasi magkakaroon ng peklat at malalim ang peklat nun. At saka hindi yun gagaling kapag pinisain nyo. Kumbaga pinilit nyo siyang pisain. So, wag na wag nyo pipisain kasi magpepeklat lang yun. So, intayin nyo lang, i-hot compress nyo siya hanggang sa mahinog. And kapag oras na niya, yung talagang lalabas na siya, ang tawag kasi sa amin yun, meron siyang mata. So, pag lumabas na yung mata, ang dapat nyo naman gawin guys is kumuha kayo ng bulak. Kung wala kayong bulak, gasa. O kung wala kayong gasa, bulak, kasi kadalasan mayroon po tayong bulak sa bahay, di ba? Yung bulak o yung gasa na ganyan, meron kayo, is lagay nyo siya ng betadine. Betadine lang, guys. And then, ilagay nyo dun sa parte, yung bulak na may betadine, ilagay nyo dun sa parte na meron kayong pigsa. Dun sa mismong pigsa, para pag bumutok na yun ha, pag nawala na yung mata, yun lang ilagay nyo yung betadine. Kasi maganda yun para mas mabilis na gumaling yung ating pigsa. And, kailan naman dapat guys pumunta sa doktor?
kapag meron kayong pigsa. Kapag guys, paulit-ulit or pabalik-balik yun yung pigsa, palagi kayo meron pigsa. So yun yung panahon na kailangan nyo nang magpa-check up, magpa-doktor para maresetahan kayo ng tamang gamot. And kapag nasa part, kasi minsan nagkakaroon tayo ng pigsa guys sa mukha. And kapag tayo nagkaroon ng pigsa guys sa mukha, kailangan ipa-check din kaagad natin. Lalo guys, dito sa party na to, sa triangle na to, sa may ilong natin, dapat ipa-check up kaagad. Kasi pwedeng yung nana mapunta sa ating ulo. Diba guys, naaalala nyo, or siguro alam nyo to, na kapag may pimples tayo, especially sa triangle na to guys, sa ito, triangle na to, wag na wag, diba, pinagbabawalang pisain ang pigs, ang pimples sa party na to. Kasi ito ay kumbaga malapit ito sa ating brain. So, yan ng kumbaga pag nagkapigsa din at sa mukha, sa parte ng mukha, dapat iso ipa-check up agad sa doktor para maresetahan ng tamang gamot. Kasi pwedeng pumunta yung nana doon sa ating ulo. So, I hope guys, itong video na to is nakatulong sa inyo kung paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng pigsa, at kung pag nagkaroon naman ng pigsa, ano yung dapat natin gawin. And sana nakatulong itong video na to guys. Thank you guys for watching, and see you on my next vlog. Bye guys!